just relax, you know, be confident whenever they would ask questions and stay calm. Eye-to-eye contact, that's very important. Eye-to-eye contact, kahit sino man na interviewin, and be polite when answering questions. Yeah, be polite lang. I was made for loving you. Even though we may be hopeless, hearts just passing through. Every bone screaming, I don't know what. And so, hi guys, it's me again, Trisha, and welcome back to our channel. And so for today's vlog, so some of you have requested na mag-upload ako about sa US visa interview questions during my last interview experience, which was last week, April 28. And I was really planning to do it din naman na mag-upload about sa US visa interview questions. Just sorry for the delay, guys. Dahil naging busy kami lately, you know, preparing, nag-impake, like that, and meeting up with friends and family. But yeah, so ngayon, i-discuss ko naman sa inyo guys, kung i-discuss ko sa inyo ng detalyado, very detailed, kung ano yung naging experience ko and yung mga questions during visa interview. So yeah, so ang scheduled time ko last April 28, 2022 was 8:30 ng umaga. Pero ang advice nila sa website is dapat nandun na 30 minutes before the scheduled time. Pero ang ginawa namin, Ian, ay nagpunta kami doon ng 7:20 ng umaga, ay nandun na kami sa Rojas Boulevard sa labas ng US Embassy. And akala namin maga na kami kasi alam mo yun, 1 hour before ng time namin, nandun na kami. But surprisingly, meron pa rin mas mga maaga. So yun, much better guys, much early, nandun na kayo para mas maaga kayo rin matawag. Ayan. So while waiting, and so kasi pag 8:30, halimbawa 8:30 yung time namin, nag-start na magpapasok yung mga security guards mga 8:10 ganyan, 8:10 kasi ano eh, social distancing sa yan, especially sa loob ng US Embassy, social distancing pinapractice pa rin nila yon. So kaya pag andun na kayo, medyo mabagal silang magpapasok ng mga tao pa rin. Pero yun, so pag habang andun kayo nakapila, yan, marami din mga vendors. Yan, mga vendors nagtitinda lang sa gilid. Meron din mga nag-aalok magbenta ng ballpen. Pero huwag kayo magpapasloko guys. Kasi hindi naman magagamit yung ballpen sa loob. Hindi siya kailangan. So yan, huwag na kayong bibili ng ballpen sa labas. So pag nakapasok na kayo sa loob, and pa-flash ko dito sa screen, yung parang screenshot ng picture na itsura, yung pinakauna lang yung mapapakita ko guys, kasi sa loob, bawal lang cellphone, yan, so wag na kayong magdadala ng cellphone, kung mag-isa lang kayong magpupunta roon. Yung mga vendors doon sa labas, nag-o-offer sila na, halimbawa, accidentally nakapagdala kayo ng phone, tapos yun nga, dahil bawal siya sa loob, so yung mga vendors doon, mag-offer sila na kung gusto nyo na sila yung magbantay ng phone nyo habang doon kayo sa loob. Pero diba, parang napaka, para sa akin, uneasy yung feeling. Parang di ako komportable yun. Di ako komportable na gawin yun. So, hindi na lang ako nagdala ng phone sa loob. So, bawal lang phone. Yan, meron ako nakasabay na ewan ko kung ba't pa rin niya ginawa, pero kayo guys, wag niyo na lang tangkain magdala ng USB. Kasi maaano yun, madedetect ng scanner. So pag na-detect ng scanner yun, i-confiscate nila USB, and then di na nila ibabalik. So diba, alam mo yun, sayang naman yung mga files na andoon. So no cell phones, no USB allowed. So yung pinakauna guys, pagpasok nyo ron, meron doon parang ano, parang siyang booth na maliit. Naka ano sa bago kayo makapasok sa pinaka entrance, meron doon dalawang personnel na mag-aas na i-ready niyo na yung DS-160. Ang ipiprint lang is yung confirmation page.
Tapos, yung after nun, hihingin din nila yung passport. Ayan. So far, yun lang yung unang hiningi sa akin. DS-160 confirmation page together with the passport. Ayan. So, i-ano nyo na rin. Ang ginawa ko kasi sa akin, guys, is inayos ko yung mga files, yung mga requirement. Depende na lang din sa kung ano yung possible na una nilang hihingin. Ayan. And then, after nun, maglalagyan lang sila ng sticker sa likod ng passport para siyang barcode. Kasi ano yun, yun yung parang i-match nila na yung name mo andoon for that specific time and date for the interview. And then, after nun, papasok na sa door, pasok na kayo sa pinto, ayan, tapos hintay lang onti ulit kasi nga medyo mabagal talaga, guys. Pero ayun, habang andun na kayo sa loob din, relax lang, guys. Alam ko na ano, nature natin, alam mo yun, syempre kakabahan ka, pero relax lang, guys. Hinga malalim 5 times. Yun yung ginawa ko, guys, para hindi ako masyadong kabahan. And yes, so nung nakapasok na ako, guys, so next window, they call it pre-screening window. So sa pre-screening window, yan yung time na Filipinos, kapwa Filipinos natin yung mag-interview. But syempre, they would speak English pa rin, though they're Filipinos. So just listen attentively. Alam mo yun, makinig maigi sa pre-screening, kasi ano sila, medyo parang strict din na ayaw nila na ng paulit-ulit. Kasi yung napunta sa akin, ano siya, girl siya na empleyado, tapos medyo ano siya, soft din yung voice niya. Parang ako lang din, mahina yung boses niya, pero hindi niya kasi ginagamit yung mic. So, parang ako, alam mo yun, pinapakinggan ko naman siya maigi. Pero, yun nga, napansin ko na ayaw nila na, alam mo yun, na ipapaulit. Kasi pinaulit ko sa kanya ng second time. But anyways, yun na nga. So, just listen attentively, guys. Makinig maigi. So, yung hihingin na sa pre-screening window ay yung, ayan, yung inyong 2x2 photos. Yan. Lagyan nyo na lang ng full name sa likod. Yung 2x2 photos. Dalawa lang yung hiningi. Tapos, yung birth certificate. Dapat yung birth certificate updated. Yung current na parang PSA secretary. Dapat PSA. Kung NSO yung birth certificate nyo, please get an updated one. PSA certificate, birth certificate na may pirma ni Claire S. Mapa. Dapat kasi si Claire S. Mapa yung magsasign sa baba. Ito, flash ko rin dito sa screen para makita nyo. Yan, para updated. And then, after birth certificate, kumuha din sila ng certificate of no marriage. And then, yung medical exam results. Yan, sa mga nakapasa, they're gonna ask for the brown envelope. Pero sa mga nag-sputum, kagaya ko, that's fine, guys, kasi si US Embassy, si St. Luke's ang nag-forward sa kanila. So, hahanapin lang nila sa records yun. And then, ang hiningi rin nila is yung affidavit of support. Tapos, sa taxes niya, just to be sure, prepare ko na lahat. Meron akong W-2, 1040, and transcript from IRS. So, lahat ng yun, prepare ko. And kinuha naman nila lahat ng yun, yung tatlo. And so far, prepare ko rin lahat. Like, from last year na records ni Ian. Pero ang kinuha lang nila is yung pinaka-updated, which is yung 2021. So, yun, prepare nyo rin yun, guys. And then, sa passport, yun, iti-check nila ulit yung passport sa pre-screening window. And so far, NBI clearance. And kailangan din ng NBI clearance. Updated and valid active NBI clearance, guys. Yun ang kailangan. And yan. So, yan lang. Yan lang yung pinakakailangan nila sa pre-screening window. Mga documents na kailangan nila. Once na nakuha na nila yung mga documents,
yun na yung time na tatanungin nila kayo. So yung sa akin, since 2019 pa kami nag-file, so medyo marami siyang naitanong, which is okay lang. Okay lang din naman kasi yung mga questions niya is about lang din kay Ian or sa akin, sa relationship namin. So yung mga questions na itinanong niya sa pre-screening window, una, yan, ipapa-state lang yung full name. So sabihin niyo lang yung full name niyo. Just verification, full name, date of birth, and si full name din ni fiance, birthday niya, address niya, and then yung kung divorce ba or never been married, si fiance. Sa akin din tinanong kung kasal na ba ako, so hindi naman. So kung with kids ba, sabi ko hindi rin, so fiance hindi rin. And tatanungin din kung first time ba na mag-apply ng visa. Ayan. So, check nila rin yun sa records. Tapos, ang itinanong rin doon sa akin ay yung work niya. Ayan. Kung saan siya nag-work. Ayan. And so far, yun lang naman din mga tinanong sa akin. Mostly about information lang talaga sa amin dalawa. Then after nun, ibabalik yung passport. After nun, pupunta na kayo sa next window, which is yung fingerprint. Ayan. So, madali lang din naman yun, guys. Ang i-fingerprint, and itong una, ganyan, igaganyan nyo siya. Tapos, talbe lang kamay, and then, ganun. Tapos na. Ano nyo lang, i-diin nyo lang. Yun yung tip ko sa inyo, guys. I-diin nyo lang, pag ganun, para matapos kayo agad. Kasi yung iba, I'm not sure, pero nahihirapan yung iba sa fingerprint. Pero ako naman, basta diniin ko lang talaga siya, guys, para makuha, alam niyo, makuha na agad yung mga fingerprints. And then, yun, tapos na. And then, after nun, yun na, medyo, doon na yung mas matagal na paghihintay. Kasi, onti lang yung mga consulate na nandoon. So, basta maging alerto lang, guys. And maging patient lang. Pag andun na kayo, papakinggan nyo maigi. Kasi, ano lang sila. Yung mga consulate na yung tatawag ng names. And alam mo na, syempre, sa consulate, sila yung mga ano na, mga Native Americans na sila. So, medyo slang. Slang na yung pagsasalita nila. Pero, maririnig naman yun. Kasi, naka-speaker sila. And then, nung natawag na yung name ko, sa ano pala ako, guys? Sa window 65. Ayan. So, kahit anong window naman, okay lang. Pero, I'm glad na doon ako napunta kasi napakabilis lang din ng interview sa akin ng babae rin yung aking napunta na consulate sa akin. Sobrang onti lang ng questions na tinanong niya sa akin. So, yung pagtawag, guys, pinakauna ipapagawa ng consulate is yung alam mo, mag-oath kayo. Pasasabihin nun, sasabihin, just raise your right arm like that. Tapos, mag-oath lang na yung oath is about honesty, na dapat you will answer everything honestly, yung questions nila. And then, ipaparemove nila yung mask. Yan, kasi para mas marinig nila. Kasi nga mahirap, guys. Alam mo yun, para siyang kasi window. Alam mo yun, para kung pag nagbayad sa cashier. Alam mo yun, sa nung college or kahit anong cashier. Ganun yung sa itsura sa loob, guys, ng sa consulate. Tapos, ano siya, as in window lang talaga, walang open space. Tapos yun, sa consulate naka-mic tayo, walang mic sa mga ini-interview, kaya i-advise nila alisin yung mask para mas marinig nila tayo. So yun, so all throughout the interview naka-alis yung mask. And then yung una na tinanong sa akin is ulit name, and then full name, and then date of birth, you know, just verification of personal identity. Kayang-kaya niyan, guys. Ano yun? Kayang-kaya natin ito, guys. And then, after nun, tinanong niya, nagtanong siya, unang question is, paano kami nag-meet ni fiancé? Paano kami nag-meet? So, sabi ko sa kanila, sa church dating app, kami nag-meet.
And then, second na question sa akin is, ilang beses na siyang nag-visit dito sa Pilipinas. And sa case ko, four times na siya nag-visit. Yung four times yan, andito pa siya kasalukuyan. Yan, andito siya sa bus, nanonood ng YouTube. So, sabi ko sa consul, sa consulate na four times na siya nag-visit and nasa labas lang siya, naghihintay. Ayan. So, tapos, after nung how many times na yung visit niya, third question is address. Na address ni fiancé. So, sinabi ko na yung complete address. Ibigay niyo na yung complete address, guys. Wag lang yung state, wag lang yung city, ibigay niyo na yung complete address. Mas convincing na yun. Kasi mas, for them, mas malalaman nila, akilala niya talaga yung fiancé niya. Kasi alam niya yung complete address. So, next na tinanong sa akin is yung work niya. So, sinabi ko lang yung work niya and kung saan siya nag-work. Ayan. And then, after nun, chinek niya yung pinakauna na petition na ginawa ni fiancé, yung I-29F, yung first petition na isinubmit sa NOAA. And then, kasi andun nakita ko yung mga pictures na sinubmit ni Ian. Siguro, chinecheck lang ni consulate kung match ba yung mukha ko. Mukha ako sa mukha nung una niya na-submit. Pero syempre, diba, 2 years ago na kasi yun, guys. So, medyo, alam niyo na, haggard, stress, chineng. So, yun na. So, yun na nga, going back. After nang i-check yung mga documents din, alam mo yun, lahat-lahat, sabi lang sa akin ni consulate, like, okay, congratulations, you passed. Like, yeah, welcome to America, and congratulations on your wedding. Ayan. So, nung narinig ko na yun, guys, alam mo yun, ha? Parang, ha? Alam mo yun, like, nagkaroon ako ng relief. Tapos, after nun, sasabihin lang ni consulate na, kukunin mo na namin yung passport mo. And then, kasi, pag kinuha, guys, yung passport, ibig sabihin nun, pasado. Kasi, gagawa na sila ng visa. Sa akin, pinili ko na i-pick up na lang sa LBC MOA branch. Ayan, kasi mas malapit sa akin yun dito. Pero okay lang naman i-deliver, guys. Especially those who are, you know, living in provinces. That's perfectly fine, guys. Eh, so, afternoon, yun na. Okay na. Good na, guys. So, afternoon, guys, okay na. Magbibigay na lang sila ng yung IMBRA na para siyang booklet. Maliit lang naman siya na booklet para sa mga immigrants. And then, after nun, ano na, okay na. Tapos, happy na, syempre, pasado na. Alam mo yun. You know, just relax, you know. Be confident whenever they would ask questions. And stay calm. Eye-to-eye contact. That's very important. Eye-to-eye contact. Kasi naman na-interviewin. And be polite when answering questions. Be polite lang. And stay attentive. Attentive din sa mga instructions na ibibigay nila sa inyo. And yan. So, thank you for watching this video, guys. And I hope, you know, that nakatulong din tong vlog ko na ito sa inyo, guys. Especially sa mga nagpre-prepare for their visa interview. And right now, I'm still waiting for the CFO seminar. Meron na akong counselor na na-assign sa akin, pero iba-iba daw kasi, depende sa counselor. My counselor, mas gusto niya na meron muna yung visa bago niya ako i-counsel. Because holiday din, noong Tuesday, Eid al-Fitr dito sa Pilipinas, medyo na-delay. But I'll upload a separate video, guys, about that. Yan, para ma-share ko rin sa inyo kung gaano ba katagal. Alam mo yun, yung paghihintay ng seminar. And that, oh, by the way, guys, after nyo rin na, halimbawa, tapos ang interview nyo dati, just go online. Diretso na kayo online, guys, sa cfo.gov.ph website. Yun yung website ng CFO seminar.
para that same day maka-request na kayo ng counselor. Register na kayo online para habang naghihintay kayo ng visa, naghihintay rin kayo ng schedule ng counselor. Oh yeah. So yun, that's it for today, guys. And I really hope na nakatulong din tong vlog ko sa inyo. And stay safe, guys. Stay in love and stay happy. Thank you. Bye.